Caiu. Aí o problema já, deu uma... Ninguém coloca esse exercício agora, já não tem já não. Pero, a portada tem que cair isso, a bichão da mulatão. Caiu a gumagawa na história, na isang bansa. Pero tinidistort ninyo ang pangyayari dahil doon sa pag-aakit ng mga naglalabanan na dalawang panig. Dalawang panig pala yun eh. Yung gobyerno at yung mga gusto umano ng gobyerno. Ngayon, yung Martial Law, kailang pag-agumpisa na pinano ni Marcos yun. Pagkatapos ng eleksyon ng 1969, noong nag-election ng 1971 tapos na lahat yung mga dokumento na ginawa ko eh. Wala na akalam nun. Wala akong kasama na gumawa nun. Kaya, nung mangyari pumutok yung Barcelona ng 1972, halos walang nakakalam. Bukas pa yung Kongreso. Meron ba sa'yo? Ilan taon na mo kayo ron? Yung mga nandito kayo? Ako 23. Wala. Baka hindi pa kayo pinanganak eh. Third year high school. High school ka na? Anong kinawagahan ng Marcel Law? Anong naramdaman ninyo ng mga estudyante noon? Tahimik ang bansa, di ba? Pero bago yun, putukan, gulo sa Maynila. Hindi yung natatandaan yung mga commune sa UP. Yung barikada magmula sa Los Baños hanggang sa Pateros. Hindi ba kagalaw ang bayan? Masahin ninyo yung proklamasyon ni Marcos kung talagang gusto niyo kasaysayan. Hanggang ngayon, walang nagsabi na hindi totoo yun. Iniisip pa ninyo yun, bakit ba walang lumabag o kaya nagsabi, hindi totoo yung sinasabi ni Marcos doon sa proclamation niya. Sapat ka, yun ay napangyayari, nandiyan pa sila Nelson Navarro, nandiyan pa yung sila kung sino-sino na mga aktibo ng mga kabataan nun. Nagkawin, buhay pa sila. May losses. Dilo tayo. Dumating na lang later on. Bagong pastisisyon. Magulo ng bayan nun eh. Sino mga nagbubulo dun? Si Alibas Pras. Si Commander Samuno. Hindi namin natatandaan yung mga yun eh. Si mga Commander Thurman. Sino mas Commander Thurman? Puro commander. Dadating ba si Nilo Tayag? Dadating, yan. Dadating ko sa kanya. Istorya mo nga kung saan kita na uunang nakilala. Kung kami marahas, noong panahon na yun, bakit buhay si Nilo Tayag? Tama. Wala kami pinagpapatay ng mga tao noon. Meron siguro isolated, kagaya niya ang campaign na yan sa droga. May mga sumasabay na gagawa ng mga kalokohan eh. Kaya meron mga police operation, napatay ng police operation, yung mga iba hindi. Dahil matuloy, labanan, kanya-kanya yan. Pagkakarap, maraming buti-buti mga tao sa lipunan. Pag panahon ng gulo, hindi mo na alam sino, anong totoong patayan eh. Basta patay. Binobomba nila yung Plaza Miranda. Marami pa silang minasaker, yung Santa Lucia masaker. Wala na nakaka-alaala nun. Siyam na tao yun. Mga trabahante ng club, pinatay na lang nila sa labas ng club. Meron ba nakalaala nun? Yung mga yun, walang human rights na pinaglalaban. Sino nag-investigate? Ako. Kasama si Mac Llorente, nagpunta pa sa tabla. Ginamit pa ni Ninay Aquino yun para maging sikat sa politika. Dinala niya ko rin yung mga
dahil nagsasalita ng katotohanan sa kanya na sila na saksi. Pero nung in-investigan natin, parang pampak naman, hindi naman totoo. Oh, ayun ba, pinatay namin? Hindi. Yung mga ipinayin sa amin na mga witnesses na rin. Nandito sa Isabela, doon naman tayo na naging farmer sila. Kasi nung isama ko na pupunta sa Tarlac para sa harapin nyo ba ngayon? Sino Roses, Alex Ventura at ako. Tatlo, patay na. Si Alex, si Max Lorente, saka si Gino Roses. Anong sinatyan namin? Single engine. Aeroplano. Yung, ano ba yun? P-17 ba yun? So kami sa Sermillano, Aquino, airstrip, Dumapo. Kaya, nakatatawa ako din sa mga kabataan dahil narinig lang sila, naloloko sila ng mga maloloko. Tayo ngayon, nagtagaya tayo ng Cuba. Ang Cuba ngayon eh, naging komunista. Pero, palagay ko, nagsisisi rin sila dahil ngayon, so, sumasama na sila sa Amerika. Eh, is noong araw eh, sinisigaw niya rin nila, American imperialism! Capitalism! Patayin si Batista, patayin si Lassel. Ano pa lang? Ano pa lang? Oh, tuta lang ang Amerikano, tuta lang ka no. Oh, well, parang isim natin eh. Ayan na yun. Kulayanan sila. Well, ang ekonomiya nila, magsak. Ma, yung kanilang sinabi na uri ng gobyerno upang umulat ang Cuba eh, hindi naging totoo. Mayroon pa rin sila ngayon. Kaya, inasaya nila yung panahon nila, ngayon sumasama ngayon sa Amerika. Sir, I think... Ngayon din ang North Korea. Sir, I think the reason why... Pero yung mga ideologues na tinatawag, ayun eh, iba ang ginagamit nila yung mga maliina, yung mga magagaling magsalita, sumula, para sa gano'n, maging propagator nila, propagandista nila. Oh. Pero ngayon, nasa na lahat yun, wala na. Oh. Eh, si Oliver Cabrera, si Oliver Cabrera, nagpapakulong, hindi kumilulong eh. Marami yan. Marami yung papakulong. Alam mo, hanggang ngayon, walang gustong pumaram sa akin para talakayin niya ang mga bagay na yun. Sapagkat hindi nila masasagot yung mga tatanungin ko. Ang naloloko lang nila, yung hindi nakakaalam. Eh, hindi ba sinabi ko sa nakarang administration ni Aquino, buuin mo lahat yung mga kasama mo sa liderato ng liberal, pati ikaw. Harap-harapan tayo lahat sa harap ng bayan at magdidebate tayo kung totoo yung sinasabi ninyo o mali yung aking sinasabi. Ayaw nila eh. Takot sila, alam nila na alam ko yung katotohanan. Hanggang ngayon, wala. Eh kung mali yung ginawa ng Marcos, mali yung ginawa namin, hindi ko sinasabi niya, walang nagpalabis doon sa kapangyarihan na itinatag ni Marcos. Pero hindi, kagaya ngayon, marami nagpapalabis eh. Kahit na panahon ni Noy-Noy. Aquino, panahon ni Gloria, panahon ni Era, panahon ni Mayor Ramos, panahon ni Smertori, lalo na nun. Maraming nagbalabis yung pagkatapos ng EDSA 1986. Ano nangyari? Oh, yung mga tinuhan nila ng mga ari-arian kuno ng mga kroni ni Marcos, nasan yun? Napunta ko sa bayan yun? O napunta sa bulsa ng mga politiko? Oh. Kaya, hanggang ngayon naantay ko kung totoo yung mga nabit na yan, na-torture na yan. Bakit hindi lang pangalanan yung mga gumawa ng rape, gumawa ng torture, gumawa ng anumang ibinibintang nila? Oh, bakit hindi? Walang kaso ni Tinal dito. Kahit isang sundalo man lang. Wala na, hindi ko na masasabi na, wala na. Nandiyan si Marcos, nandiyan si Enrile, magtatakpan nila yan. 1986, umalis na si Marcos.
1986, wala na ako sa Executive Department. Nag-design na ako sa Department of Defense. 1986, hanggang ngayon, ilang taon na? 30 years? O, 30 years. 30 taon, 3 dekada. Wala naman nag-file ng isang kapirang gumal lang na bintang. Sapagkat alam nila na yung ginawa ni Marcos sa ayon sa saling ang batas eh. Malabihin mismo sa Korte Suprema, sinabi, tama yun. We take judicial notice na may revolusyon sa Philippines, may rebellion. Oh. Ayun eh, hindi na nababanggit yung mga yun. Pero parang yung mga nangyayari po. Ayun na ito, no? Papapalain po, bata pa ka naman kinapwede niya. Pero, ano ako, fast forward. Sa mga nangyayari po ngayon na samusaling patayan, lantarang pagpatay, pagkuha sa mga alleged, mga drug dealers so far, conditioning the minds of our youngs na talagang magulo. Magmabasya nyo ba, sir? Magaling to. Alam mo, ano ba unang kapangyarihan na bakit ba nagtatatay ang isang libunan ng tinatawag na gobyerno. Government. Bakit? Sapagkat alam nila na pag walang gobyerno, magulo ang bayan. Diba? Patayan. Ngayon, ano ang unang kapangyarihan ng gobyerno natin sa saling ng batas? Suppression of lawless violence. Ano ba yung lawless violence? Kung ano man violent action kontra sa lipunan ay kailangan isuppress ng gobyerno. At anong gagamitin ng gobyerno upang isuppress yung lawless violence na yan? Pulis at saka kung kailangan militar. Di ba? Yun. Ngayon, ano ang nangyayari ngayon? Lahat ng mga operation na yan, eh, police operation yan. Ano ibig sabihin na police operation? Para ipairal ang mga batas ng bansa. At kaninong kapakanan yung ang nag-uutos upang ipairal ang batas sa lipunan, lalo na yung mga krimen, criminal laws. Ang kapakanan ng lipunan, ng sosyedad, ng komunidad, hindi kapakanan ni President Duterte o kahit kapakanan ni Tarpulano, hindi kapakanan ng people of the Philippines. Kung walang gagawa niya, ano mangyayari sa ating bayan? Anarkiya, yung ayaw ni Chief Justice Sereno. Pero kung anarkiya na ang nangyayari na, ibigyan walang gobyerno. Magkakaroon ng gobyerno ulit pag kinamit mo yung bato ha, para maging tumahimik ang bansa. Ngayon, sa operasyon o pagkapatahimikan ng bansa, mayroong nagsasamantala dyan. Hindi mo maiwasan yun eh. Baski po sabihin mo tayo lahat, kailangan maging santo, meron din magiging Judas. Diba? Kung gamitin natin ang Biblia, Kaya, yung mga naman mirror, ha? Yung mga Sanhedrin, nagtatawag ng Biblia, pumapalagpag sila pag may nag-aaway, lalo na kung yung reformista na kagaya ng Panginoong Jesucristo ay pinapahirapan dahil ayaw nila na reformist eh. Yan ang nangyayari niya. Magmula pa nung panahon ni Atananggang ngayon, ganyan. Ngayon, so ngayon, nakikita nila na kaiba itong gobyerno na gumagamit ng karahasan upang sumpuin ang karahasan sa lipunan. Ngayon, kung dasal na gagawin natin, yung pangkaraniwan na sistema gagamitin mo, sa laki ng problema na yan, hindi mo masusugpo yan. Kaya gumagamit siya talaga ng pwersa ng bansa. Pero yan pwersa ng bansa at yan. Utos na gamitin yung pwersa ng bansa na yan ay nasa saling ang batas yan.
Hindi niya sariling desisyon yun. Kaya nakita mo si President Duterte, abogado yan, alam niya yun eh. Kaya sinasabi niya, oh sige, human rights. Punta kayo rito, tingnan ninyo ang lipunan ko kung kaya ninyong patahinig eh. Oh. Ganon din ang ginawa namin nung Marcelo. Pero iba ang style namin eh. Ang ginawa namin, nagdeklara ang presidente ng Marcelo. Linibor lahat ang mga baril sa buong bansa, kaya ito mahimik. Walang exception. Oh, dinisarma namin ang buong bansa. Oh. Kaya naman natatapang yung mga lumalaban sa gobyerno ngayon dahil may mga baril sila, kaya di ba? Tuwing ngayon police operation, may ginagamit na baril. May baril sila, pati yung si Odicta na yun, may mga bodyguards. Oh. Anong ginagamit para patayin si Odicta? Baril. Anong kasama niya para maglakbay? Baril. Oh. Yan bang mga tao na yan ay gagalaw kung wala silang mga baril? Kaya ginawa namin, ang inuna namin, baril, isa lang ang binaril namin noong Sabado na yun. At yun eh, si, anong pangalan ko? Limseng. Limseng. Ha? Limseng. Si Limseng, o. Oh. Pati yung mga kasama niya, hindi na nanatala yun, tatlo sila eh. Pero, panayinsik ang tirepot namin. Tepok. Hindi namin na nagsaya mga bala. Pero disarmado ha. At saka yung mga baril na yun, naka-inventaryo noong mga panahon na yun. Oh. Alam mo, ano bang pag sinabi sa iyo, federalismo, anong bansa ang nasa utak ko? Amerika. Kayo, anong uri ng gobyerno ang mayroon ang Amerika? Federalismo yan, ha? Anong gobyerno nila? Demokrasya. Ano? Anong gobyerno nila? Demokrasya. Federal. No. Federal. Oh. Demokrasya daw. Demokrasya. No, presidential. Ang kanilang gobyerno, presidential system. Ang istruktura nila, federalism. Ibig sabihin ng federalism, dalawang baitang yung kapangyarihan. May gobyerno sa itaas, may gobyerno sa ibaba. At yung gobyerno na yan na sumasakop ng gumbas sa ibaba, hiwa-hiwala yan state of California, Oregon, Washington, Texas, New York, everything. Pero ang kanilang sistema ng gobyerno ay presidential. Ngayon, ano ang problema ng Pilipinas? Hindi federalism. Ang problema ng Pilipinas, ang uri ng gobyerno. Yan ang nasa utak ng mga nagsasabi federalism. Pero ang iniisip nila, nabaguhin yung uri ng gobyerno ng Pilipinas sapagkat inefficient. Di ba? Inefficient, gridlock. Oh, ngayon, ibibigay ko sa inyo ito. Ito ang sinasabi ko para maintindihan. Ibigay mo sila si Adalo na. Special note. Mahaba na. Special siya. Kaya, kailangan bago sa mag-gumawa ng plano itong mga nagsasalita, isipin muna nila. Federalism is a term that describes America. Pero marami yung federalized system. Germany is federalized, Malaysia is federalized, Australia is federalized. Pero pag tinanong mo anong gobyerno dito, pareho lang hindi.
hindi pa rin pareho. Some are inefficient, some are efficient. Yes. Kayo. Yung istruktura ng isang lipunan, hindi yan ang dahilan ng problema ng bansa. Ang problema natin yung makina na ginagamit natin para mandal ang vapor natin ay very inefficient, antiquated. Dilipidated. Masyadong mabagal.